Mega 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 love shoutout everyone. This is Pretty K0417 na nagsasabing dito lang tayo sa pag-good vibes. Bawal ang nega, tuloy-tuloy lang ang saya. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking segment na Love Letters. Alam kong excited na kayo. Natutunghayan kung anong magiging buhay pag-ibig ng ating love sender sa ating episode 25. Dear Mom Pretty K, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jeng. Isa ako sa taghanga mo sa content mong Love Letters. Naaaliw ako at mahanga sa mga senders mo, Ma'am PK. Di ko alam kung maihahanay ba sa love story ang buhay pag-ibig ko. Ganito ko po sisimulan ang love story ko. Fourth year high school ako noon at graduating na ng high school nung una akong magka-boyfriend. Actually, Ma'am PK, di ko alam kung love ba yon, kasi kaibigan ko po siya. Naging masaya naman kami noon, Ma'am PK. Nagkahiwalay lang kami nung nag-college na. Kasi nasa Mount Carmel, Baler siya, nag-aaral. At ako naman po, nasa ISU Isabela State University. Naging mahirap sa amin kasi nga sulat, tawag, at text lang ang komunikasyon namin. Nagstay ako sa Isabela at saka lang ako umuwi noon nung natapos na ang first semester. At si Boy naman po palaging umuwi batay sa mga sinasabi niya sa akin. Ma'am PK, after ng first semester, umuwi ako sa amin. At umuwi rin siya. Pero may kakaiba sa kanya. Fiesta po sa barangay namin noon. Kasama ko po ang aking mga pinsan. At doon ko nalaman na may iba na pala siya, Ma'am PK. Masakit sa una pero sabi nga nila na kapag iniwan ka ng isang tao, ibig sabihin noon, hindi ka na mahal. Pagkatapos po ng sem break po namin, bumalik na po ako ulit sa Isabela. Doon, nag-focus na lang po ako sa aking pag-aaral. School, boarding house, yun na lang po ang ginagawa ko. At di ko na malayan na natapos na po pala ang second semester namin. Balik po binsya muna ako noon, Ma'am PK. At doon ko nakilala ang aking asawa. Ang bilis ng pangyayari. Nanliligaw siya. Then after 3 weeks ng paniligaw, sinagot ko siya. Bago ako bumalik sa Isabela para magpa-enroll po sa aking second year college. Naging masaya naman kami kahit LDR ang relasyon namin. Kahit saglit lang kaming nagkakilala. Si Boy nga pala, Ma'am PK, ay nagtatrabaho bilang merchandiser sa Laguna. Bakasyonista po siya sa amin. 2 years LDR po kami noon, bago kami nagsama. Pagkatapos ng 3rd year ko noon, bumakasyon ako sa kapatid ko sa Manila. At doon, nagkita kami. Sa bilis po ng pangyayari, Ma'am PK, may nangyari po sa amin. Sa takot ko po noon, Ma'am PK, na baka mabuntis ako, di na ako bumalik ng Isabela para magpa-enroll. Alam ko disappointed ang mga magulang ko sa akin. Kasi kung kailan 4th year college na ako, dun pa ako huminto ng pag-aaral at nag-asawa. Kaya ginawa ko noon, humingi po ako ng tawad sa aking mga magulang at sa kuya ko. At yun nga, nagsama na po kami as live-in partner. Naging masaya naman po kahit na may mga problema. Kasi mga bata pa naman po kami noon. At yun nga po, Ma'am PK, nabuntis po ako.
Proud naman po ako sa live-in partner ko noon kasi alaga niya po ako. At nung 5 months na po yung tiyan ko, umuwi po kami sa kanila. Mabait naman po naging mga biyanan ko. Wala po akong masabi. Kahit mga hipag ko, sa katunayan po, mahal nila yung baby namin. Nung naipanganak ko na po, ang baby namin. After 1 year noon, nagpatayo po kami ng sariling bahay. Sinabay po namin yung pagpapakasal namin. Masaya kami noon, Ma'am PK. Siya yung nagpo-provide lahat para sa amin. Masasabi ko noon na napakaswerte ko. Na minsan po may pumunta sa bahay namin, tita niya. Niyaya niya po ako mag-abroad. Una, ayaw niya pong pumaya. Pero pinilit ko siya. Sinabi ko sa kanya na para sa amin naman to. Kinausap ko siya na mabuti. At yun nga, pumayag na rin siya. Nag-abroad ako sa bansang Lebanon. Dito ko nalaman na ang hirap palang mapalayo sa pamilya. Ilang buwan din ako noon na iyak na iyak. Na homesick ako. Namimiss ko yung asawa ko at yung anak ko. Lagi akong kinakausap ng boss ko na nandun ako sa bansa nila para sa pamilya ko. Mabait, naging amo ko doon, ang PK. Tinuring akong anak, pati mga anak niya. Tinuring talaga akong kapamilya nila. Nagstay ako doon ng 3 years and 3 months, Ma'am PK. Pagkatapos, umuwi na ako sa Pinas. Pag-uwi ko po ng Pinas, naboring po ako. Kasi hinahanap ng katawan ko ang trabaho. Kaya kinausap ko ulit yung asawa ko na gusto kong mag-abroad ulit. Pero hindi po siya pumayag. Kaya ilang araw din akong nasa bahay lang. Hindi din ako lumalabas. Yung anak naman namin, Ma'am PK, is nakatira na sa biyanan ko. Sila na kasi yung kinalakihan niya. Ilang buwan din naawa yata asawa ko sa akin. Pinayagan niya ako ulit mag-abroad. At yun nga, nag-abroad ako sa bansang Saudi Arabia. At dito yung pangyayaring di ko talaga inaasahan. Bago pa man matapos ang kontrata ko, Ma'am PK, nagkasakit ang kuya ko, kidney failure. At 1% na lang, gamot na lang bumubuhay sa kanya. Dito ako kinausap ng mga kapatid ko at mga magulang. Kung gusto ko raw i-donate ang isa kong kidney. Humayag ako, Ma'am PK, kasi buhay ng kuya ko ang nakasalalay. Kami lang kasi ni kuya ang magka-type ng dugo. Pinaalam ko yon sa asawa ko. Pero nagalit siya, Ma'am PK. Bakit ko raw ibibigay ang isang kidney ko, Ma'am PK, sa kapatid ko? Umiyak ako noon. Buhay ng kapatid ko nakasalalay dito. At ako lang po ang inaasahan nila. Kaya pinakiusapan ko ulit ang asawa ko. Pero pinamili niya ako. Masakit sa akin na namamili. Pero buhay ang nakasalalay dito, Ma'am PK. At kadugo ko pa. Kaya sabi ko, patawain na lang ako ng Panginoon. Patawarin na lang ako ng Panginoon sa maging desisyon ko. Pinili ko po ang kapatid ko, Ma'am PK. December 2015, nung umuwi ako para ayusin ang papers ko papuntang Australia. Dahil doon po nakabase ang kuya ko. Pero bago pa man matapos lahat ng papers ko,
di na kaya ni Kuya. Kaya noong January 19, 2016, pinasok si Kuya sa emergency dahil mahina na siya magpike. Sinisi ko sarili ko noon dahil sa tagal kong nag-isip at nagdesisyon. Pero God will provide. Sabi nga nila mga PK, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil sa oras na din pala na pinasok si Kuya, ay may isang batang Australiano na nag-donate ng kidney bago pa man mamatay dahil may sakit ito na cancer. Bago mawala ng buhay ang bata, naisalin po kay Kuya ang kidney, Mang PK. Sobrang blessing po yun para sa amin ng pamilya ko dahil di namin inaasahan yun. Pero yung nangyari sa amin ng asawa ko, maituturing kong isang bangungot, Mang PK. Mula noon, hindi na kami nagkabalikan. Sa ngayon, stable na ang kalagayan ni Kuya. Dalawang beses na rin siya nakauwi sa Pinas mula nang naoperahan siya. Sa anak ko naman, araw-araw kami nag-uusap. Kahit kung minsan, sa chat lang, masaya na ako. Binubuhos ko na lang ang oras ko sa work ko para makaipon para sa pag-aaral ng anak ko. At syempre, sa pagbablog ko na rin. Nai-inspire ako sa mga hugot at higit sa lahat po sa pagtulong sa mga nangangailangan. Yun po kasi yung gusto ko sa buhay o adhikain ko ang makatulong kahit konti lang. Masayang-masaya na po ako nun. Salamat ng PK sa pagbasa ng aking napakahabang liham sa'yo. God bless po. More blessing and more power to your channel. Love po, Mang PK. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Jane.